ballot with my colleague Mr. Franco Baronia, at ito pa rin po ang continuing special election coverage ng Manila Times for the coming May 9 elections, kung saan nakafocus naman po kami sa local candidates. And for today's episode, we are very fortunate to have with us the front runner in the mayoralty race in the City of Manila, Attorney Alex Lopez. Sir, magandang salamat. Magandang umaga po, Martina, Mang Franco. It's a pleasure to be with you on this auspicious day with its Eid El Fitr. Yes. So, salam alaikum and happy Eid El Fitr. Yes. Kumusta na kayo, Mayor? Natutulog pa ba kayo? Nakakapagpahinga pa six, ba? six o'clock we were already, I was the guest of honor in the Muslim mosque in Eid El Fitr. So, ayun nga lang, it's hard shaking hands to thousands and thousands of Muslims, so, and to greet everybody, so, you know, so it's very, it's a usual daily taxing routine. So, pero nakakatuwa naman, oh, we are nakakalakas ang reception po ng crowd, so it gives you adrenaline, it spikes up your adrenaline. Mayor, maraming tayong punta sa inyong platform of governance. Can you tell us about yourself, your background? Well, I think a lot of people know I'm the eldest son of Mayor Mel Lopez. I was his right-hand man from 1986 to 1992. And I helped during the governance of my father. I'm 63 years old, married to Sarah Laurel, who is the treasurer of Lyceum and Bailey Hotels, and a board of trustee. I'm also a board of trustee of Honorio Lopez Technical Institute, one of the most successful TESDA accredited skills training schools. We have about 22,000 scholars, more than 22,000 scholars, and I graduated economics 1981 and law 1985, and I passed the bar on the same year. I was a professor at the Pamantasan, and after my stint with the City of Manila, I went into private practice and into construction, where from a very small company, I have built one of the few quadruple A construction companies. So, very few in the Philippines, and not only that, I have established real estate companies, several other companies, restaurants, security agencies, insurance companies. So, very successful ang business background mo, Mayor. So, what made you decide to run the public office? Bakit mo pinili magkaroon ng sakit ng ulo? Attorney. Hindi naman ho, kasi alam niyo naman ang buhay, stage po. I was not really planning to run. Mga October 30 po yata, my brother informed me that he was no longer running for mayor after being declared by President Digong. So sabi niya, baka gusto mo, ikaw na lang. So sabi ko, wag na lang. So Congressman Carlo Lopez called me, Congressman Naida Angping, Harry Angping, Congressman Sandy Ocampo, the ERAP group called me, tapos BBM was asking me to run. So I eventually consulted my wife, who researched very hard to read me a biblical inscription that's from Kings. And it says that King Solomon says that you need not be a king in order to serve the people, even in your very humble and small way. Which so, pati si Ma'am Lisa Marcos, sabi niya, a happy wife is a happy life. So, I laid it to rest, no? But hindi na ako sana tatakbo, so kasi ayaw niya. Despite, alam mo naman, kahit lahat ng tao may gusto, ayaw na misis mo, alam mo naman. Siyempre. Family first, diba?
no success anywhere else can compensate for success in the family. So, as I was going around, nakita ko ang daming problema ng city, ang dami nagpipetition. Sabi ko, maganda naman, napaganda naman ni Isko yung Maynila. No doubt. And then, maliwanag naman, malinis naman. So those are the few factors which I plan to continue. But after people going to me saying, at what cost? 22 billion and 15 billion in debt. What did they do? They built a 1.7 billion zoo, which I didn't think was worth 100 million bucks. I mean, I could have done a better job for being a contractor, being a builder. I know. And then they demolished Albert Elementary School, Rosario Almario, Philippine Science, and then health centers are not operational because isipin nyo, 10 health centers at the time of COVID. So, yung mga tao, ganyan kakapal yung petition sa akin in 15 days for me to run. So, it's very... Ang dami yung... There is a huge clamor for me to run. So, and as time went on, as this clamor was building up, every day, kasi nagbabasa akong Bible every day. Ewan ko bakit nataon, from November 1 to November 9, everything was leading towards yung biblical readings was saying na sundin mo yung service to fellow men, tapos if your paths cross, if you are at the crossroads of your life, sa anong kukunin mong daan, yung paglilingkod sa bayan, ganun, ang dami, araw-araw, iba-iba. So, sabi ko, ba't ganito? So, imbis na ako makumbinsi na misis ko, siya nakumbinsi doon sa biblical reading. So, she eventually agreed for me to run. So, here I am. So, I'm now running. Yes. Mayor, sa bubu ng loob mo, dati nag-develop, isip ka, ano sa tingin yung qualities mo na dapat makita ng tao para i-vote kayo nila? Anong qualities na... Una, I served 1986 to 1992 with unsolid track record ko. Ako po ay walang dumi ang paglilingkod ko, kasabay, kaakbay, kaagapay ng aking ama na naging mayor ng Manila, naging kanang kamaya ko. Yung mga kalaban na namin ang tanong inyo kung may ginawa, kung missing kunduling noong mga panahon na yon, eh the temptation was so great because I was a new lawyer, nag-uumpisa ng pamilya, marami tukso, at hindi ka pa established sa estado ng buhay mo. So, I was able to withstand that for 6 years. I don't think the powers of those who are in power now had my power and influence. You were the personal secretary of the mayor. Not only the personal secretary, I was his right-hand man running the city of Manila. So, walang city council noon kasi revolutionary government. Walang city administrator. May administrator, but they were all in respect of me. Yung sinasabi ko, sinusunod naman nila lahat. At wala namang masasabi ang buong Maynila na may ginawa akong masama. In fact, it is our opponents who pinarangalan ang stint ng daddy ko, and they proposed na may Lopez Boulevard. Yung kalaban namin, si Rito Atienza. Yung nakalaban namin noong 1988, yun na nag-propose ng may Lopez Boulevard. And I'm sure if Mayor Lim was alive, he would have done the same thing. Nakalaban namin. So yung mga kalaban namin, and in fact, si Hani Lacuna ang nag-cut na ribbon nung Mel Lopez Boulevard. So, talagang... Walang dungis. Oo, nagsilbiso kami ng walang dungis, na may karangalan. So, that is one of the few things I bring in. Plus, I bring in an experience from 1986 to 1992. We were not perfect, and I've seen how we can correct that. Over not only from 1986 but up to the present, every day I would dream of how to improve the affairs of the city. Kaya
Kaya medyo may ano na rin eh. Kasi gusto ko talaga, sabi ko, ano ba mali namin? Ay, dapat ito palang ginawa namin. So, from 1986 hanggang 2022, ilang years yun? 42 years. Iniisip ko everyday, ano ba dapat namin nagawa na para makatulong sa syudad. While working in the private sector, I built small companies into huge companies. In fact, one of my companies is a quadruple A company with a 19 billion net financial contracting capability. And marami yung nagtitiwala sa amin na magtrabaho ng maraming proyekto. From highways, power plants, water treatment plants, housing projects, malls, Mall of Asia, kaming general contractor ng Landev, Fort Bonifacio, kami major subcontractor, airports, ports. Marami ho kaming ginagawa. Tingin ko naman ho, yung experience ako kung paano magbigay ng yung maliliit, mapalaki ko. Yung mga walang trabaho, nabigyan namin ay thousands of workers and maybe a couple of thousands of contractors who work with us. Siguro naman, from nothing, napalaki ko ng ganun. Itong Manila naman, kahit papaano naman, oh, may regular tax collections po siya, may Mandanas Law. So sayang, nanginayang ako na yung magagandang eskwelahan at mga health center na hindi naman dapat gibihin. Kasi ayos naman siya eh. Mm-hmm. Eh COVID, hindi, unang-una hindi napapanahon. Pangalawa, it could have been used to better use. Hindi napapanahon dahil COVID, pandemya, lugmok sa kahirapan ang at paubayan. Ang sinasabi mo ay yung mga proyekto. Mga proyekto. Gaya Manila Zoo. Yung Manila Zoo, kung gusto nilang pagandahin, kahit wala nagpupunta, ano ba naman pagandahin mo 100 million? Pero hindi sa timing. Malinis sa timing, sobrang mahal pa. 1.7 million. Yung mga eskwela, hindi dapat giniba. Bakit giniba yung mga eskwela? Hindi naman dapat giniba. Sabi nila, nagtayo sa mga karagdagan. May, hindi naman kailangan. Tanongin nyo nga, because our demographics will show that our student population is constant and going down. So yung mga dito na pinapakalim ng mga eskwela, hindi dapat? Hindi ko dapat, sabi nila, air conditioning, may housing, may commercial. Hindi naman, hindi ko dapat i-mix use ang mga eskwelahan, di ba? Tapos, unang-una, alam naman natin, why will you sell Divisoria Market for 13,000 per square meter and build new edifices, demolish and build new edifices for 85,000 to 95,000 per square meter? Please explain. Maybe lacuna can explain that. So far, you just can't find the logic. You know, but the problem with falsity and with inconsistencies is it does not only defy the truth, it even contradicts itself. That's their problem. So, Mayor, sa pag-iikot mo, ano ba yung mga tao, ano ba yung sinasabi nila na most pressing issues, yung mga talagang kailangang mabigyan ng solusyon agad-agad. So, unang-una, because it is COVID, siyempre, pagkain muna is the most, ano, sa pagkainan. Mm-hmm. And it is unfortunate that the city government misleads the public into thinking that ang galing namin, nagbibigay kami ng food pack. Ayuda. O, ayuda. Unang-una, yung government na ayuda, doble nung yung national government na ayuda, doble nung binibigay sa kanila. Ang halaga, 500. You can check that with your records. Eh. Sila, we have the records here, we will show you. Can you please get me 820 binibili nila, 15 canned goods, 3 kilong bigas, and 8 kape. I have check that on retail, in pure gold, it's 452 only. Buko-buko na sila. Hindi, retail yun, boss. Pro-retail. So, binili na lang wholesale. So, 400 lang yun.
Kasi siyempre, kikita yung retailer, di ba? So, pag binili mo ng wholesale yon, kung mo binili ng wholesale yon, dapat 400 lang halaga nun. Di ba? Eh, bakit ganon? Bakit? Kawawa naman ang taong bayang. Pandemya na, pandemonyo pa ginagawa nila. Polisiya, pandemonyo, hindi naman dapat ho ganon. So, that's one of the main reasons I ran after seeing all of these things. Eh sabi ko, kawawa naman ang siyudad ng Maynila. Malulugmok tayo sa utang, 15 billion. Tapos, maibebenta, Divisoria Market, Harrison Plaza, napakaraming iba pa. Sinulatan ko sila, hindi nila mapakita sa akin kung ano yung pinagbibenta nilang iba. Ayaw nilang. Yes. Dapat may transparency. Kayo ba, alam nyo ba kung ano yung ibang pinagbibenta nila? Hindi. Dapat alam natin. Yes. Diba? Ba't sila lang nakakaalam? Diba? Eh, yun lang dapat hindi na sila manatili dyan sa pwesto niya. Na hindi nila. Alam nyo, ma'am, si Ma'am Sara, pag umutang ng 1 million yun, public hearing, public ano, lahat pinag-uusapan sa magagastos. Ito, nalugmok sa utang tayong 15 billion. Kung hindi isinimalat ni Alex Lopez, walang makakaalam na 15 billion ang utang. 15 billion. Pwede naman umutang ng 15 billion kung sa maayos. So, they're saying, laway daw nila sinala nila. That's not true. Because kung laway mo sinala mo, ikaw magbayad. Ang totoong sinala nila, yung pagkakataon ng mga taong bayan, magkaroon ng magandang proyekto, magandang kinabukasan. And that's what we will fight for. Tapos meron silang yabang na bago ngayon na wag lang daw may magutom na Manilenyo. Ay, kahit daw relos na City Hall, bebenta nila. So, ibig sabihin, pati City Hall, bebenta nila. Wag lang daw may magutong na Manilenyo. Tama ba yun? Eh, magmula Apari hanggang hulo. Magmula Africa hanggang Europa. Wala naman nagbenta. Kahit ano, wala naman nagutong. Ang kailangan, para walang magutong, yung food pack na 820 ang halaga, ibigay mo halagang 820. 30 dilata, 6 na kilong bigas, 8 kape, 8 gatas. Ganun ang gawin mo. Hindi yung tanggalin ang corrupt sa sitio. Huwag ilako. Nilakuna, ang hirap sa kanila, nilakuna na nila yung ano. Nilakuna nila yung buong sitio. So, hindi naman dapat ilakuna yung pagkain muna. Pagkain is number one. Number two is gamot. Yes. At trabaho. At dahil doktor daw ang vice mayor na address nila yung issue. Hindi naman porket doktor ka na address mo yung problema, di ba? Yes. Pumunta kayo ngayon sa barangayan, ako naman, kung nasisiyan sila sa health care program ng ating mayora, di bumoto na sila doon, di ba? So, totoo, hindi po, boboto sila kay Lacuna dahil siguro, siguro dahil sa vote buying, dahil sa kung ano-ano dahilan, they benefit from the city. Akala nila yung food pack siguro na tutuwa sila. But I don't think because of the healthcare program. Kasi yung healthcare program natin, if you will go now to the barangayan, there is no medicine. Kung may medicine man para sa sipon, lagnat, ubo, trangkaso at vitamins at yung maintenance ng ating magulang, it is because of the diskarte ng mga barangay captains, ng mga magagaling at talagang nag-aabono. You will go to our hospitals, lahat nila yung hospital ng Maynila. O gumawa sila ng hospital, pero lahat ng hospital, puntahan nyo ngayon, isang set lang ang ayos na x-ray machine, isang set lang na ECG ang ayos. Yun nasa hospital ng Maynila, yung 6 na hospital, okay, sira lahat. Sira lahat, di ba? Mm-hmm. Eh nga eh, nagtayo lang sila ng tayo. Without iba nagsasabi dahil daw para magka-commission sa project, iba ginigiba pa nga para itayo. Mm-hmm. Yung mga ginagawa ba ng ibang tao dyan, yung mga kalye, ayos naman, nakita nyo naman, gigibayin. Ayun naman, mga eskwela, ayos naman, gigibayin. Di ba, hindi naman tama. Kasi may pandemya po ngayon, naghihirap ang taong bayan. Marami yung pangangailangan at maraming pera na pantugon sa pangangailangan ng taong bayan. So, imbes na gumawa ng mga bago, siguro they could have just funded the existing structure. Marami po. At one of the main programs that we would like to push through is Kalusugan.
we would like to put, if they can put 1.7 billion in the zoo, we would like to put 1 billion for our healthcare program to improve our healthcare program. Kung ang Makati may yellow card, pwede tayong magbigay ng red card sa Manila. Na pag nagkasakit ka, papakita mo lang. Pag nagkasakit ka, Manilenyo ka, hindi ka kakabakaba na sa nakukuha ng pera pagpagabot ng nanay ko, tatay ko, kapatid ko. Ito, papakita mo lang. Sasagutin na ng siyudad. Regardless ng ingest. Oo. Oh, 1 billion, ayusin natin lahat ng aparato ng mga ano. Tapos yung mga health center, hindi nila dapat pinagigiba. Tapos naglagay sila ng COVID center sa Luneta. Simpleng logic lang, pag may sakit ka sa Palomar, ano, hindi itong sa Palomar magpagamot. Pag tiga-anak bayan ka, doon ka sa anak bayan, punta ka pa ba Luneta? Eh, sickness, sa, most of the time, has an essence of urgency. Yes. Kailangan yung, diyan ka na lang, di ba masakit siya mo? So, immediate relief. Yes. Dadali mo pa ba naman sa Luneta? Di ba? So, yun lang mga ganun diskarte. Tapos, demoralize ang health, city health natin. Bakit hindi madidemoralize? Eh, ang head ng, ano mo, asawa ng vice mayor, magiging mayor. And how did he get that position? Si Dr. Rafanan, October or November, well, during the COVID, she was sent to the Luneta Health Center. Nagsaswap test siya doon, frontliner. Isipin mo, City Health, para si Duque, ginawa mo frontliner, sige ko, mag-swap test dyan. Ayun, nagka-COVID. Sa awa naman ng Diyos, gumaling si Dr. Rafanan, pero ang masakit, paggaling niya, may comorbidity na, nagka-COVID na, binalik uli. Eh yun, eh, sa hindi kay gustong inaasahan natin, namatay ng high blood pressure. So, kaya nakuha ni Dr. Pox Pangan ang posisyon ng City Health Officer dahil namatay yung health, dahil dinala nila sa COVID center, hindi naman dapat dalhin doon. Kasi ano ka, Department of Manila Health Department ka, dapat sa city, wal ka, you manage the affairs of the city. So, attorney, may iba naman tayo. Out of curiosity, like, with the land, historical landmarks, yung mga heritage sites ng Manila, kasi nakita nga natin, di ba, yung mga historical places, it's either they're defaced or nade-demolish, napapabayaan. May, kasama po ba sa plano nyo na alagaan, ma-preserve? We will not only preserve our historical sites. We have a comprehensive program for, before I go to the historical, for the youth, for the women, for sports, for education, especially for education, for the environment, and also for historical sites, because cultural and historical sites. And we have plenty of plans, and we have to preserve our heritage and our ang hindi malunong lumingon sa pinanggalingan, yes, hindi mararating ang paroroonan. Kaya wag natin gibain ang ating mga historical sites. At it's been 50 or 100-year-old technology that we can build under. In fact, our railway system now is being built and bidded out. Puro sa ilalim lang yan, dumadaan. Sa Japan, nakita. All over the world. Sa US, underground, lahat yan. So, katulad nito, sa Intramuros, we can preserve the aesthetics of Intramuros and the beauty without and having the golf course there. But, kasi problema ng Manila is the space. We are one of the most densely populated cities in the world. We are competing with the, Dhaka as the most densely populated country, city in the world. And of course, we're always looking for space, but we just have to be imaginative and creative. And as I said, it's been a 50 to 100-year-old technology to build under katulad nito, yung golf course na Intramuros. Isang plano ko po dyan ay yung ilalim niyan, gagawin natin parking, kasi wala tayong parking, gagawin natin mall. At
ibabalik natin yung golf course sa taas, same level. So, kita niyo yung preserve yung wall. So, so ganun ang gagawin din natin sa mga plazas natin sa San Nicolas, sa Binondo Church. Yung plaza sa harap, gagawin natin parking wall yung ilalim. Tapos, yung taas, same plaza pa rin. Yes. So that's what the city should be doing instead of destroying. As we were saying, like in Intramuros and other parks, hindi natin kailangan na ibain ang mga historical sites natin. So, yung underground, as I was saying, the technology is 50 years to 100 years already that you can build underground. Nandun yung parking lot, nandun yung mall. So, sa taas, nandun pa rin yung park natin. So, ganun pa rin. Yung mga heritage sites po natin, alam nyo, aside from what the National Historical Commission considers as heritage sites, we have personal heritage sites. A lot of them are owned by the city. Like, for example, they demolished Albert Elementary School, Rosario Almario, and Manila Science, and the health centers to so many people. Like Albert, I think, has been there for 40 to 50 years. Ang daming graduate po niyan. To them, yung mga buildings, yung mga classrooms na yan, may sentimental value sa kanila. Heritage yes. site sa kanila, historical sa kanila yon, yung lugar na yon. So, imbis na gibayin natin yon, let's enhance it. Let's make it nicer, di ba? Yung mga vacant spaces, doon tayo magtayo kasi we can be creative naman and we can be ingenious in doing all of this. Eh. So, magpupunta tayo sa problema sa squatter. Ano yung solution dyan para in-city housing ba? O kailangan mo ipadala pa sa... No, hindi pwedeng relocation po. The only solution is in-city housing. So, mag-in-city housing po tayo. Marami naman, alam niyo, ginagawa ng tatay ko. I think we bought 16 estates na hindi mapakinabangan ng owners, na hindi naman ma-improve ng mga informal settlers. Siguro we can buy it for the informal settlers and subdivide it titles. Kasi alam niya naman yan, pag ikaw may-ari, pwede mong pangutang yan, pwede mong pagandahin. As I said, pag-unlad, sa bilis ng tiwala po prinsipyo natin dito. Gusto natin progress at the speed of trust. We would like to entrust our people to uplift their lives. Paunlarin natin buhay nila. Sino ba may gusto pangit bahay mo? Sino ba may gusto marumi bahay mo? Sino ba may gusto marumi kapaligiran mo? Importante lang, paangatin natin ang buhay nila. Pag umasenso sila, sila gagawa ng paraan para pagandahin nila ang buhay nila. So, sa housing naman po, we will coordinate not only with the NHA and National Home Mortgage Finance kasi mas malaki po ang effect, ang net effect. First, we will plan taking into consideration the plans of JICA and World Bank in the national, in the zoning plans of the Metro Manila Development Authority. Ko-consolidate natin yan, titingnan natin kung paano tayo, how we can ease up zoning rules. Ngayon, zoning rules does not only affect the local housing projects, but it also affects businessmen from coming in from the Philippines. Because yung isa, balik na naman tayo, ang head na zoning sa City of Manila, yung kapatid ng Katunggali ko. So, alam niyo ang ginawa, kita niyo naman yan, yung eyesore, yung photo bomber sa Luneta. Yes. Oh, pinigil nila yan. Bakit natayo? Bakit natayo? Kung tingin nilang mali talaga, di ba? Bakit nila pinatayo? Yung mga ganun, di ba? So, may mga konsiderasyon mo yun, kaya naitayo yun. If I am a publicly listed company, if I am a foreign multinational company, if I am a conglomerate, how can I explain
to my board of directors na ganito yung rules, I was able to bend it for what consideration. You might, I don't think corporate, big corporations operate the way they think it does. So ayusin na natin yung zoning, payagan na natin na magtayo na mataas. Total, exempt naman natin lahat. Yan ang dami, lahat yan. But lahat ng mga building na matataas dyan, exemption yan. But what I'm trying to say is let's already make the rules right. Limbawa, imbis na 10 stories, gawin na natin 50 stories. Kaya lang, pag lumagpas ka ng 10 stories, damihan ng parking, damihan ng open spaces. Every floor na, ano ka, because you're buying open space, imbis na maglalagay kung kasi hoda ng ilang milyon, magbayad ka na lang sa City of Manila ng 100,000. Kayang-kaya ng management i-justify yan sa kanyang board dahil may resibo yan. Kasi hindi na, marami namang gusto pumasok eh, kasi viable ang City of Manila. Sabi nga nilang nung tigasagot nila una, 50 floors daw dadalhin doon sa Divisoria Market, gagawin. So yung palang violation na zoning rules nila, magbibigay sila ng exemption. Yung pagbenta pala, puro mali eh. Mali-mali yung, ang daming mali. So pag iwasto natin yan, marami tayong mai-encourage, lumapit. At paglapit niyan, magko-compete yan, bababa ang housing prices natin. Pag nagkaglat yan, pati sa mahihirap, magiging affordable yan, low supply and demand. So, but more than that, yung mga estates natin, unahin natin yan, and we coordinate with National Home Mortgage Finance and National Housing para makapagpatayo tayo, katulad ng Katuparan Village, which was started by my father. And a lot of those buildings have been condemned, and one earthquake there, a lot of people will die. So, will be injured, maimed, or so. What we plan to do is yung basketball court doon na libre, tatayuan na natin kagad yon in the National Housing Authority. Pag natayuan yon ng high level, imbis na 4 stories, they have 4 or 5 stories now. Imbis na 4 stories, gawin natin hanggang 7. Pag na-open yun, I think they're having 18 square meters per room. So, let's make it to 60 para livable, affordable. Kasi, nung binigay sa kanila yun, dalawa sila mag-asawa nung panahon ng tatay ko. Ngayon, pati apo nila, kasama nila doon sa 18 square meters. Pati, siksikan talaga. Siksikan. So, pag nagawa natin yung area ng basketball court, yung building 1, lilipat natin doon. Pag nagawa yung building 1, pag nalipat sila ron yung building 1, so walang madi-dislocate, walang madi-displace. Mabagal nga lang ang proseso. Pero lahat, may bahay habang ginagawa yun. So, uunti-untiin natin. So, attorney, pag nabanggit yun na yung plano nyo sa identifying Manila to address the informal settlers and everything else, what about the peace and order? Sa City of Manila, syempre, because importante din yun, because without peace and order, you would be able to attract investors. Unang-una is we plan to make Manila's finest, Metro Manila's finest. Again. Metro Manila's, not Manila's, but Metro or the Philippines' finest. Yes. We will be the finest. Kasi ngayon, makikita nyo, naka-scooter sila, 50cc. So, pagandahin natin yung mga gamit nila. Pagandahin natin yung... Actually, yung maraming police stations ngayon, there's still a few that is not owned by these police stations, by the police department. So, we have to build and modernize the police stations. Kasi, maayos naman ang baril nila. Ang salary nila is not so high, but the subsidy of the city has declined. We plan to give 2,000, it's from 2005, gagawin namin 3,500 ang allowance ng police. Bakit po? There's 6,000 policemen.
we add 1,000, that's 72 million. If we can give 1.7 billion sa bahay ng zoo, maglagay tayong 72 million. Ang liit. Yes. Di ba kayang-kaya natin? Bahay ng hayop, 1.7 billion. Ayun ang sinasabi ko. Di ba? Hindi naman ayaw ko sa zoo. Gusto ko sa zoo, 100 million, ayos na yun. 72 million sa police, di ba? Eh, lamang pangayang hayop sa police, di ba? Eh, it's a matter of priorities. Di ba? Eh, pagandahin natin ang moral ng mga police natin. Maliit na halaga, malaking bagay po sa mga pulisyan. Mas maganda diskarte niyan, yung mga may barel, mas maganda ang... makakatulong mo yan sa pagganda ng diskarte nila. Umpisa lang naman yan, 3-5. Diba? Imbis na 2-5, gawin natin 3-5. Yung mga visibility ng pulis natin. Kaya, kita nyo, hindi naman na... Maganda yung ano, pero dapat, siguro mga Raptor bilhin natin dyan para medyo may konti time pa na ako. Tapos, kumpleto sa gasolina yan, ikot ng ikot. Tapos, per zone, we should have at least one mobile car, ikot ng ikot. There are 100 zones in the city of Manila. So, ikot ng ikot, one or two mobile cars na and a few chips. Highway Patrol Group. Gandahan natin, imbis na ano lang yan, puro 500cc para medyo magandang andating. Ang daming pera ng syudad. Bakit inuuna na? Ba't ginigiba natin yung mga maayos na eskwelan? Eh, palagay ko, 100 million in subsidy to their equipment is will go a long way. Yes. Tapos, aside from making Manila's finest, so yung mga monitoring natin, input natin, instead of ibang bayan, may helicopter, hindi na natin kailangan yan, drones na lang. Monitoring, we'll have plenty of drones, we'll have plenty of CCTVs. Instead na yung CCTV natin, ginagamit natin sa non-contact apprehension, panghuli ng mga alleged violators in contravention of our due process of law. Ba't hindi natin gamitin yan paghanap ng kriminal? Hindi pa. Yes. So, you're going to remove the non-contact? Yes, of course. Because that is a violation of the... Sa Amerika naman, ginagawa yan. Kaya lang may adjudication mechanism. Pag paliwanag mo. Hindi rin dadating. Wala ka na magagawa. Dapat, papaliwanag mo, may dadalin ako sa ospital. O di, absuelto ka. May umiwas ako sa aksidente. May masasagasaan ako, kaya ako nag-swerve. Sa non-contact? Siyempre. Definitely, that will be revealed. That's one of the things that will be worked in ordinance. Tatanggalin natin yan. Kasi kahit yung mga police nagagalit dyan, okay. Dati, pag kanto, go. Biglang nag-stop light, traffic. Pag may police, tutulungan ka ng police. Makausad. Ngayon, kahit yung police general na andun, huli ka, wala ka namang... Go naman nung nandung eh. Yes. So marami yung mali. Alam naman natin. Ewan ko kung ano. So, Mayor, baka sa puso nyo yung pagbibigay ng trabaho, ano yung mga hakbang para makamit nito, magigyan ng trabaho ang mga Manilolos? Ano yung mga programa? Napakarami po namin programa. Kasi, to give you a perspective, in Honorio Lopez Technical Institute, we have about 22,000 scholars. No? Technical Institute with TESDA IDs and certifications. Because we believe, when we give you fish, we give you food for the day. If we teach you how to fish, we give you food for a lifetime. Pero kulang po yan. Magaling na kayo mangisda, wala naman kayong bangka, wala naman kayong lambat, wala naman kayong pagkudo doon sa ano nyo, wala kayong mahuhuling isda. Napatest na. Ngayon nakita namin kulang talaga. So ang kailangan, pautangin natin ang taong bayan.
Nung panahon ng tatay ko, may live build, 1,000. Nung panahon ng Unilim, ginawa niya 5,000. Pero kumonti ho ang beneficiary nung kay ERAP, lalo kumonti. Ngayon kay ISCO, wala na. So, Attorney Alex, it's been a very insightful and fruitful discussion. Ilang tulog na lang, election na. So, before we wrap this up, your parting message to your constituents in the city of Manila. I would like to make an appeal for the people of Manila to please vote wisely. There are already reports that thousands are being given to barangay officials, and they've come to me to say that tatanggapin nila yung pera pero iboboto nila yung konsonada. So, I thank them and I thank all lahat, nagpapasalamat po ko sa lahat na nagmamahal dito sa bayang Maynila. Palagay ko, nakita nyo na ang nangyari sa ating bayan. Nalugmok tayo sa utang. Hindi ko kinakailangan yan. Naibenta, nalaku na ang mga pag-aari ng City of Manila. Hindi po kailangan yan. Kasi wala, nasabi ko naman, walang nagutom sa buong mundo na ang solusyon magbenta, no? Na nagpisa ng karilang gutom dahil nagbenta ng pag-aari. Hindi yung solusyon ang pagbibenta, hindi yung solusyon ang pangungutang sa kahirapan. Ang solusyon po, tanggalin natin ang corrupt sa City Hall, tanggalin natin ang corruption. Kasi o, yung food pack, kay example lang, isang example, yung food pack na 820, kung binigay nila yung 820 na yan, ay alagang 820, ay walang magugutom. Eh kaso kung 400 bibigay nyo. So nakikiusap po ako, napakarami po ng pagkakataon ng siyudad ng Maynila. Sayang po ang 3 taon. Huwag natin sayangin ang 3 taon at pagkakataon natin, nasa kamay natin ang pagbabago. Bagong muka, bagong diwa, bagong pag-asa ng Maynila. Kailangan po natin ang tunay na pagbabago po. Ang kailangan po natin, taong mangangalaga ng hindi lang ng pananalapi, kundi ng interes ng mga higit na nakakarami, lalo-lalo na mahihirap, kasi marami hong mahihirap. At sayang naman, kasi marami ho tayong panaginip at minimiti para sa ating Maynila, bayang siyudad ng Maynila. Mahal natin ang Maynila. Ayaw natin umalis dito. At kaya, tulungan niyo po ako. Magsama-sama tayo. Help me with you and us. We can all build the City of Manila as a city of our dreams. Yung panaginip po natin at yung minimiti natin na Manila. Magsama-sama upang tayo, magtulong-tulong tayo para makabta natin. And the first step is on Monday, May 9. Salamat po, mabuhay po kayo.